Hi guys, good morning. Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon ay magpitong araw na ng simbang gabi. Halika guys, samahan nyo kayo, kami. Merry Christmas guys. Happy New Year. God bless you all. Hi guys, good morning. Nandito na naman kami sa madaling araw. Magsimbang gabi tayo guys. Kumusta na kayo? Si Eli guys, dalawa lang kami, wala pa masyadong tao. Merry Christmas guys, God bless you all. Sumayin nyo ang Panginoon at sumayin ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingam niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, hinabagan niya mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ng kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may tatlong buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Magandang umaga, mga kapatid. Morning. Alam niyo na ang gagawin niya. Very good, children. So, 7 days na tayo na nagsisimbang gabi. At sa araw na ito, ang ating narinig ay ang awit ni Maria. Ang title nito ay Magnificat, o sa talagang pronunciation nito po sa Latin, Magnificat. So ito yung awit ng papuri ni Maria. Well, pag pinag-usapan po yung music o kanta o awit, palagay ko ito talaga yung hindi mawawala, ano, sa buhay ng tao. Sino ba hilig sa awit o sa music? Yung daw hindi mahilig sa music, laging mainit ang ulo. Sino mahilig sa music? Apo, kasi ganito po yan eh. Di ba kapag ikaw ay mahilig sa musika, no, ito yung expression mo ng sarili mo. Iba-iba kasi yung mga music, eh, yung mga awit, yung mga, sabi nga natin, mga tema, no, merong love song. Ano ba mga ibig sabihin ng love song? Kapag ang isang tao ay, oo, nagmamahal. Love song, ano pa? Awit ng makabayan, no? Di ba nung 1980s, dami-daming lumabas ng mga awit, yung pagkakansa, etc. Kasi expression eh, no, ng sarili, expression ng mga buhay, at ito ay experience ng buhay ng tao. Ano pa? Ano pa mga uri o klase ng music o awit? Disco, yan, no? Yung
Sabi nila, danceable. Kaya namin nga nagtitiktok dahil sa danceable music. Ano pa? Yung meron ding ano eh, mga awit na ang tawag ay yung mga local. Ano nga yun? Oh, yun na nga yun. Yan, yung mga kanta ni Yoyoy Villamil, etc. No? Kasi ito yung expression nila eh. Meron din namang kabastusan ng mga kanta. Nakaroon na ba yung mga kabastusan kanta? So, ano ibig sabihin ng mga kabastusan kanta? Bastos yun. Lumiha, di ba? Ito yung expression niya eh. Kaya yung tuwa ni Maria doon sa Ebanghelyo ay in-express niya sa pamamagitan ng pagkanta. Sa katunayan, pati yung sa first reading eh, kay Samuel, na si Ana na nangangarap magkaanak, no? Eh dahil siya ay isa rin, no? Na hindi magkaanak, humiling siya sa Diyos, pinagbigyan ng Diyos, kaya gano'n na lang yung kanya, ano? Kasi yung sarko po, pag lagi natin natutunghayan dito, no, sa misa natin, tayo lang po gumagawa nito eh. Sa Pilipino Mass po eh. Tayo lang yung kumakanta nung salmo. Kasi nga ang talagang ano nito, awit, pag tinignan mo sa Biblia, kaya dapat awitin. Eh mga umaawit dito sa lectern, no, sa ambo, dapat pag kumakanta kayo dito, ine-express nyo yung kinakanta ninyo. Hindi lang basta kinakanta. No, kahit wala yan sa tono, pag yan ay galing sa puso, nagkakatono yan. Yun po ang ibig sabihin, bakit natin ginagawa ito. Kaya mga kapatid, siguro, pwede natin i-express ang sarili natin sa pamamagitan ng kanta. Depende yan sa experience mo, lalo na sa pananampalataya. Masaya ba tayo dahil may Diyos tayo? Sinong masaya? Pwede kayong gumawa ng kanta. Kung ano man yung na-experience niyo tungkol sa Diyos. Dahil, minsan malungkot yung experience, pero dahil sa pangangalaga ng Diyos, at ito yung sinabi ng Magnificat. Ang mga nasa ibaba, itataas. Ang mga nahihirapan, giginhawa. Pangako ito ng Diyos eh. Yan sabi nga niya nung napakinggan ko yung homily ni Bishop Ambo David. Sabi niya eh, yung mga hindi magagandang nangyayari sa atin, huwag natin sabihin God's will. Hindi po yan will ng Diyos pag hindi maganda yung nangyari sa atin. Baka minsan o baka madalas nilalapas ng daon natin ng Diyos. Kasi ang kalooban talaga ng Diyos sa atin, maging hawa ang buhay natin. Pero bakit nangyayari nga ito? Bakit ang daming nahihirapan nga? Ang daming nasasadlak sa ewan ko kung ano man yan. Ito ba'y kagagawa ng Diyos? Hindi po. Maaaring kagagawan din natin, maaaring kagagawan ng ibang tao. Alam na natin yun. Kasi kung titignan mo yung buong kasaysayan ng kaligtasan, ang gusto lang mangyari ng Diyos sa atin, ihamon tayo sa kahirapan. Hindi lamang material poverty, kahirapan ng damdamin, kahirapan ng kalagayan, etc. Kaya gusto niya hamuin tayo. Kaya ito yun. Siguro sasabihin nyo, kahit sabihin natin naniniwala tayo sa Diyos, sasabihin natin minsan, bakit ganito nangyayari sa akin? Bakit ako pinababayaan ng Diyos? Bakit yung mahal ko sa buhay nawala,
na hindi namin ini-expect. Nagagawan ba ito ng Diyos? Hindi po. Ang siguro makita natin kung talagang may pananampalataya tayo kagaya ni Maria na idinaan niya sa pag-awit, sa papuri, sa pagkanta, kung may nangyari mang hindi maganda sa atin, let us thank God. Kasi iyan ay pagsubok kung hanggang kailan tayo magtitiwala sa Kanya. Kasi madalas naman talagang sumusuko tayo. Madalas naman talaga ang bunto ng ating galit o ng pagsisisi sa Kanya talaga eh. Na hindi naman dapat mangyari. Kasi nga alam natin na ang kalooban ng Diyos ay mapaigi ang buhay ng bawat isa. Kaya mga kapatid, ito po isang paanyaya sa ating lahat. Let us express our thanksgiving to God. Kaya po tayo nandito po. Kaya po tayo nagsisimba. Kaya po may misay. Kaya po may simbang gabi. No? Kaya tayong nakikisa sa pagdiriwang. Gusto nating magpasalamat sa Diyos. Eucharistia, ang ibig sabihin talaga ay thanksgiving. Hindi po tayo na parito para lang makumpleto yung siyam na araw. At matupad nga, sabi ko nga, di ba, sabi rin ng mga ibang pare, matupad lang yung mga wish ninyo. Kasi baka mamaya, ilang beses na kayo nag-novena, nagsisimbang gabi, hindi naman matupad-tupad yung wish ninyo. Kasi mali yung ating intentions. Our intention is to thank God. Pasalamatan ng Diyos at purihin ng Diyos. This is our expression of love sa ating Panginoon. Ano man ang kalagayan natin sa buhay? Diba sinabi ko na sa inyo noong nakaraan? Lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Kaya huwag nating sabihin, pinabayaan tayo ng Panginoon. Hindi tayo paborito ng Diyos. No, there's no favoritism for God. Lahat tayo'y mahal ng Diyos. Kaya awitin natin dito. Mag-compose ka, brother. Mag-compose ka, sister. Kaya tignan nyo, dami-daming nagagawang yung mga kanta tungkol sa pagpuri sa Diyos. Pag tinignan mo yung mga composed worship songs na pang-misa at hindi pang-misa, ang dami. Kasi expression natin ito eh. Ito yung gusto natin mangyari. Ito yung talagang nasa puso ng bawat isa. Kaya let us imitate that in Mary. Dahil sa kanyang experience of the love of God, dahil sa kanyang experience ng pag-aalaga ng Diyos sa kanya sa kabila ng hirap ng buhay, umawit siya ng papuri. Umawit siya ng pasasalamat. Pagpalain tayo nito.